Lalagay na natin yung ating tuna, patropa. Sama natin yung kahit yung oil niya. Ano naman yan? Olive oil. Yan, masarap na ulam na yan. Santol with the Century Tuna. Pinigit tayo mo ng harian. May partner na po ito. REJ TV. Isang magandang umaga, katropa. Morning dito sa Pilipinas at pagkatapos nating magtrabaho sa bukid, nakakuha ko ng santol. Yan, apat na santol na gagawin nating ginatan. Ginatang santol, REJ. Kalupan muna natin yan. Tapos ipababad natin sa tubig na may asin. Babad natin sa may asin na tubig. Salupan na natin ang santol. Ingat lang tayo sa pagkatalo pag matalas ng kutsilyo. Tapos dahil lang natin dito sa gitna. May tama ng ano, maragbat siguro to. Diyo? Thank you.
pag-usapan natin sa ano yun? Talukan natin ang ating lulutong sinantulon. Natin dito sa tubig na may asin. Ha? Ha? Sisig? Ayoko. Magluluto ka na itong santol. Bigyan lang ni Payoy. Tama siguro niya. Tapos saka vlog. Hello. Saka vlog pala. Pagluluto ng santol na matamis. Hello. Kasama ka ngayon. Yun na natin ang ating santol. Sinantulan. Tapos natin yung gyaring nga lang itigain. Santol.
Ano ka tropa, pigay na natin yung ano. Niyagyad na natin isang tol. Yung tapon yan, nakatropa yung ating ano lulutuing santol with century tuna. Yan ang mga ingredients natin dyan. May bawang tayo dyan, luya, sibuyas, chile, paminta, at meron ding gisa natin dito sa taba ng baboy, at siyempre yung gata. Gigisa na natin yan para matikman natin kung anong kalalabasan ng ating santol with century tuna. May pulang sili at green. Pakuluan muna natin yung ating pork belly para maluto siya, tapos ay habang pinapakuluan natin yan ay pipigay na natin yung ating coco milk. Pagay natin yung ating coco milk. Kunin muna natin yung unang gata niya. Kapong gata ang tawag. Salain lang natin yung unang gata ng coconut milk.
Tapos, pangalawang gata. Yan, mapula na yung ating pork belly. Lagyan na natin itong luya. Papasunod na natin yung ating bawang. Bawang na. Putok-putok. Lagay natin yung sibuyas, bakula na yung bawang at luya. Kaya lang natin yung sumulat-ulayan. Yan, lagyan na natin ang gata at saka yung ating santol. Hintayin lang natin maluto. Tapos, lagyan na natin yung tuna at saka yung kakang gata. Tapos, timpla natin ang pampalasa. Ang nilalagay ko dyan ay patis para malasa siya. Patis, paminta at ang sili green and red. Mabango na ang ating sinentulon di tuna. Nalagay na natin yung ating tuna factor pa. Samo natin yung kahit yung oil niya. Ano naman yan? Olive oil. Yan, masarap na ulam na yan. Santol with the Century Tuna. Pwede na tayo ng harian. May partner na po ito. Sarap na nito, patro pa. Maanghang-anghang siya. At hanggang dito rin lang yung aking munang vlog. Kits na kits na muli tayo sa susunod pang mga vlog katrowa. Thank you sa inyong mga panonood lagi sa aking mga video. Maranghari na tayo. God bless. Ang galing mo pala dyan, ha? Hindi ko alam, ha?